Kumusta guys, video natin today, meron tayong unbox na dalawang smartwatch. Ito guys, si Itel Smartwatch Ultra Version 2. And ito naman guys, yung pinakamurang smartwatch na may highly rated app na associated sa kanya. Umpisa na natin yan. Unahin natin buksan itong Itel Smartwatch Ultra Version 2. Sa box niya may nakasulat na SONES. Palagay ko ayun yung brand name ng smartwatch na to, na nakipag-partnership sa Itel. Sa loob ng box guys, meron siyang user's manual. Andito rin yung USB type na magnetic charger ng smartwatch at yung strap na kulay orange. Easy swappable yung strap niya at madaming variant na nakita ko sa Shopee bukod sa ganitong goma itsura. Ito na guys yung device natin, 49mm sukat nito at may model na ISW12U. Nasa likod yung mga sensors at IP67 ang rating, water resistant katulad ng splash ng tubig pero hindi pwede malublob dahil masisira yung smartwatch natin. Next naman, kabit na natin yung strap nito guys, slide lang natin in place hanggang mag-center yung position ng strap natin sa smartwatch. Facing right side ng digital crown button, dapat nasa taas yung strap na may buckle at sa baba naman yung may adjustment hole na strap. Sa charging niya, kabit nyo lang si AC adapter nyo kaparehas ng phone yung USB and idikit nyo lang sa likod yung magnetic charger ng smartwatch. Ito na guys, open na natin siya gamit ang power button sa baba ng crown at unang lalabas ng QR code, ayan yung app na connected sa kanya. And ito na yung watch face ng ating ISW12U. Dito sa settings, punta tayo sa about ng smartwatch at katulad nga ng sabi ko kanina, SONES ang eksaktong brand ng smartwatch natin. Pwede mapalitan guys yung watch face sa pag-ikot nitong digital crown ng smartwatch. At kapag pinindot mo naman, ay lalabas yung lahat ng apps ni SW. Sa general setting, pwede mong malagyan ng password itong SW at i-modify yung screen time pati na rin kung gusto mo i-disable yung raise to wake function para mas matagal malobat. Nasa 290mAh ang battery na tumatagal ng mga 2 hanggang 3 linggo. Dito sa alarm nitong SW, palagay ko mas maganda pang gising to kaysa sa phone kasi magbabibrate mismo sa kamay mo. And kabit na natin siya guys, higpitan natin sa pagkakabit para mas accurate yung reading ng pulso mo sa mga sensors niya sa likod. Sa mga functions nito guys ay meron siyang heart rate sensor. Ito naman ay stress level para malaman kung under stress condition ka. Next naman ay meron din siyang blood oxygen or SpO2 sensor. And panghuli ay blood pressure na sensor. Ang masasabi ko lang guys, near accurate yung reading nila dahil palagay ko, mas accurate pa din yung reading ng eksaktong device na design para dito. Katulad ng sphygmo manometer na nilalagay sa braso mo. Dito naman tayo guys sa app ni ISW12U. Connect ka lang sa Bluetooth na smartwatch natin at i-download mo si Coffit na available sa Play Store at Apple App Store or kung na-scan mo yung QR code kanina. Konting setup and some infos at meron ka ng personal na tracker para sa smartwatch mo. Bukod sa mamamonitor mo yung mga info, ay meron pang ibang features katulad ng notifications and calls sa phone mo, period tracker para sa mga babae, sleep analysis, pwede mo rin ma-customize yung watch face, gamitin bilang shutter ng phone camera mo si SW at iba pa. Dito naman tayo guys sa pinakamura ko nakitang smartwatch na may apps din para sa kanya. Ito guys ay si JL99J smartwatch at highly rated yung app niya kumpara sa unbox natin kanina. Pagka-open ang box, nakasulat i-full charge muna natin siya bago gamitin. Kasama niya sa package ay user's manual at USB charger. Ibang design, 2-pin connection pero magnetic pa din. Naka-built-in na yung strap niya dito sa SW, hindi siya katulad nung kanina na nakahiwalay yung strap. Isa lang yung button niya guys at mas maliit yung screen nito pero mas ideal yung size nito para sa akin. Same-same lang kung ano yung function na binuksan natin kanina. Siyempre, nasa likod din yung mga sensors at napapalitan din ang watch face.
Sa pag-charge, itapat nyo lang doon sa taas ng sensor yung dalawang pin at didikit na yan dahil sa magnetic. Tapos yung battery nito ay tumatagal ng 5 days up to 1 week. Meron din heart rate, blood pressure at iba pa, nasa accurate na din yung reading niya at gumagana na maayos yung mga sensors niya sa likod. And sa apps niya, connect ka lang sa Bluetooth ZL99J at i-download mo yung app na The Fit. Meron sa Play Store na may 4.5K rating and Apple App Store. Konting setup lang din at mas nagustuhan ko yung user's interface nitong The Fit na app. Same-same lang din, pwede mo ma-customize yung watch face and iba pa. Pero additional lang, meron siyang class and workout na tab na perfecto sa magpupursue talaga for fitness. Kaya overall, mas gusto ko tong ZL99J smartwatch. And salamat guys sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and follow para mapanood nyo agad susunod na unboxing ng mga smartwatch.